Subukaw yan, Mark. Hindi. 2G, 2G engine, maingay. Anong problema mga guys ito? Yan. Mamaya, makita nyo po yan kung anong gagawin natin. Okay. Sir, lagi patay, patay! Patay na mo, patay na. Yan. Check natin yung ano, yung bearing. Napakaingay. Kakalasin natin yung ano, yung bearing, yung alternator. Check natin yung bearing na to. Alternator pulley. Ayan. Na, kung nakalasan mo yan, kita-kita tayo dyan. Mga guys, nakalasan natin yung pump belt. Ang tinakbo nito sir, ni sabi ni sir, ano eh, 70,000 pa lang daw eh. Yun yung makina niya bukas eh, oh. Kita nyo po yan. 2DG. At 2GD. Tama, 2GD. Yan, Toyota. Ito ang naging problema. Kaya nga po yung katanungan ni sir kanina, yung dalawa tayong customer, bakit daw ganun kaingay kanina? Eh alam nyo naman po mga guys, ang load po nang gagaling sa alternator. Kaya po, kung umiikot po yan, mabigat, lahat po ng ano po, ng pwersa niya po napupunta sa body. Kaya ganun na lang kalakas kanina, akala nyo po, sabi ko nga po, Yanmar o kaya Kubota. Pero ito lang po naging simple. Yanmar, may Yanmar o eh. Sabi ni sir, may Yanmar siya. Ganito tayo rito. Minsan, pasensya na po kita sa pananilita ko. Binibiro ko nga si sir. Sabi ko sa kanya, naku sir, makina na yan. Sabi niya, hindi, maganda naman ang hatak eh. Ngayon, tatanggalin natin itong alternator, i-check natin kung anong may tama. Pwedeng yung ano, pwedeng yung shafting, pwede naman yung housing. Okay, mamaya, kung nakalas na yan, i-check natin. Tanggalin lang natin yung dalawang 14. Ganun lang po ito. Ano tayo, step by step. Para gumastos si sir. Hindi na naman tayo. Okay, sige, sige. Mga guys, nakalasan natin yung ano, di ba, na nagpakita natin kanina. Ngayon, kalasin na natin. Ito na po yun, oh. Ito na yung maingay. Oh. Pakinggan nyo, ah. Kaya nga po kanina, sobrang bigat po yung ano, yung load po nito. Maingay. Oh, dito pa lang po, hindi po ma-under po nyan. Dito pa lang sa... Ayun po. Kasi po mga guys, nagtatanong sila, yung meron tayong dalawang customer dito, sabi, bakit ganun kaingay kanina? Parang makinang problema. Ganito po kasi mga guys, yung bearing po, yung belt po kasi nito, nakaano po yun eh, kung sa aircon, centralized yun eh. Serpentine belt tawag po dito. Lahat po hawak niya aircon, radiator pan, o kaya yung water pump. Kaya po, lahat po yun. Ito ang nagsasaber. Saka, kung ano ba, mapansin nyo po, 70,000 pala yung tinakbo niya, sira na. Eh kasi po, lahat po ng bigat po napupunta sa kanya. At saka yung alternator po, ito po yung ano, yung charging system. Mabigat po yung ikot niya po kung umaandar kasi po, siya po yung ano, yung nagdadala ng kuryente. Kaya, ito yung unang-unang masira. Okay, ngayon mga guys, anong gagawin natin dyan? Kakalasin na natin. Yan. Ganito lang po yan eh. Meron tayong ano dito. O, ito. Dito na naman tayo. Yung mga asa na naman tayo dito. Wow, tigas ah. Sumasama na lang ah. Dali lang sir. Simple lang yan. Hanapin mo si Jess. Ito lang yan oh. O, kamusta ra? At medyo matigas. Oh, yan. Kalas na oh. Andito na naman tayo. Ang dami natin nalulugan oh. Alam niyo mga guys, dito sa akin. Ito ang sira mga guys oh. Pansin niyo po yan. Ayun, salamat naman. Ang sira lang po, bearing. Hindi po nakasama yung ano, yung shafting. Ibig sabihin po, bearing lang problema. Kaya ang gagawin natin ngayon mga guys, ang palitan lang natin ito po. So, bearing lang po. Kaya ang gagawin natin dito, palasan natin to. Saka natin palitan yung bearing, okay? O mga guys, ang bilis natin, sabi ko, kakalasin lang natin to kanina. Nakalas na, yan.
Tapos yung bearing mga guys, nasira ito. Kasi nyo buhay yung ano. Diba, may kempan? Oo. Tapos pagaspang. Hindi katulad tong sa ito mga guys. Ito 70,000 tinakbo, pero pansin nyo mga guys, made in China o, oh. Diba? And yun, NSK made in China. Pero meron tayong ilalagay dito, original. Ito guys, NSK made in Japan. Yan. Yan o, Japan. Kita niyo po yung Japan o. Japan. NSK rin. Pero ito, China. China. Oh, lahat ng bagay ngayon made in China ngayon. Kaya wag niyong ano, wag niyong baliwalin ang China, napaka-importante sa atin. Lahat ng pagkain natin China, kaya wag niyong sisihin yung China, ha. Wala tayong Hilux dito kung walang China. Andito na lang tayo eh. O nga guys, buuin na natin 'to mamaya. Pag-andar. Sabi ko nga po, ganito tayo magtrabaho eh. Dito lang po niyan. Ito po niyan. Yan, dito po 'yan. Pero bago natin ilagay niyan, 'di ba 'le? Habang nagkikismisan tayo, dito nakalagay mo niyan guys. Dito natin tinanggal yan. Yan. Ganyan yan. Mamaya, sabihin na, under na yan. Ganyan lang po. Tapos, pagkalagay po ng ano, may tornil yung apat niyan. Dito po niyan. Yan. Tapos, ito na. O, diba? Mamaya, under na to. Guys, so, nakakabit na. Sabi ko, kita-kita tayo under na. Di. Ngayon mga guys, palagay na natin yung ano, yung baterya. Negative, positive. Start na tayo. Okay. Abangan nyo po yung ingay nito. Yung kaninang Yanmar Kubota, magiging Hilux na po siya. Okay. Guys, kumpleto na. Judgment tayo dito. Ang anong kalabasan. Kung anong problema. Ang Kubota o Yanmar pa rin. Start, sir. Start. Yung tunog Hilux na. Aircon mo sir, aircon, aircon. Aircon mo, aircon. I-rev nyo ba, i-rev? Rev, rev. Sige mo. Bitaw. Op. Ayun siya na, may mga aso tayong ano eh. sige sir, start. Op. Patay. Patay, patay. Patay naman muna. Oh, start ulit. Aircon. Aircon na ba? Okay, ganun lang po. Hilux. Ayan, Mar, Kubota, balik sa Hilux. Andito na lang tayo. Ito lang mga guys. Bearing lang po. Kung ganito po, magina po na 2DJ Hilux, High Ace, saka Montero, Innova, issue po ito. Sabi nga ni sir, ang tinakbuhan nito 70,000 lang, pero minadala natin ito lang. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.